So, hello, 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 guys! Andito na naman ako, ang inyong nag-iisang Ilocanong vlogger. So, for today, may tuturo na naman ako sa inyong murang-murang recipe na pwedeng-pwedeng pang negosyo. And guess what? Yes! Guess what? 20 pesos lang yung puhunan, guys. As in, 20 pesos, 20 pesos lang. So, bago ko ituro yung recipe, please click the subscribe button below and click the notification bell para naman updated kayo sa mga adventures na gagawin natin at mga recipe na lulutuin natin. So, without further ado, let's go! Ayan guys, ang ituturo ko sa inyo ngayong recipe ay chocolate pudding. Yes guys, murang-murang chocolate pudding. So ang mga ingredients ay, yes, ito Milo or whatever na brand ang gusto nyo na basta chocolate drink siya guys. Ito itistig 9 pesos lang siya. Then isang egg, yes guys, tig 6 pesos po. Then, half cup ng water para pantunaw po sa Milo o sa chocolate drink. Then, optional naman po to. Bumili ako ng ito, yung mga chocolate stick. Gagawin kong pang sauce o pang garnish o pang inarte lang sa lutuin ko. Optional naman guys sa inyo. Kung ayaw nyo, pwede rin yun naman. So, without further ado, let's go! So, ang first step ay tunawin natin yung chocolate powder. Yes. Tunawin natin siya ng half. Ilagay natin yung half cup na water. Ayan. Actually, pwede namang hindi nyo ilagay lahat. Depende po sa consistency na gusto nyo. Pero ako, lalagay ko yung buong half. Yan. Then, i-mix nyo lang siya guys until matunaw yung Milo. Then, after nyo i-mix, ihalo nyo na yung one whole egg. Ayan, guys. So, ayan. Ihalo natin. Mix. So, kung gusto nyong mas matamis yung chocolate pudding, pwede nyong lagyan ng asukal. Pero since matamis naman na yung Milo, hindi ko na siya lalagyan ng asukal. So, optional na lang din, guys. Depende na po sa lasa na gusto nyo. Kung mas matamis, you can add sugar naman. Pero ako, hindi ko na lalagyan ng sugar dahil for me, matamis na yung Milo. So, ayan guys. Mix lang natin para maghalo silang mabuti. Ayan. Mix lang guys. Then, after natin mahalo guys, pwede natin isalin yung mixture sa molder. So, ayan. So, bali yung isang mixture, yung isang timplahan, makakagawa siya ng dalawang molder. So, ayan guys. I-steam na natin guys ng 3 to 5 minutes para mag-set siya. So, let's go! So ayan guys, i-steam na natin siya ng about 3 to 5 minutes para mag-set. So, let's go! Wait na lang. Ayan guys, nalagay ko na sa steamer yung mixture. So,
Mag-wait na lang tayo ng 3 to 5 minutes para makita natin yung final results at matikman natin, guys, kung papasa ba siya o hindi. So, see you later! Bye! So, ayan na, guys. Ito na yung finished product. Ayan, guys. So, titaste test na natin kung masarap siya, guys. Anyways, nailagay ko na rin yung chocolate topping niya. Ayan. So, let's go! So, hello guys! Ito na po yung finished product na nagawa natin. Na 20 pesos na chocolate pudding siya. Ayan siya guys. Dalagay ko na rin yung chocolate topping. So, iti-taste test na natin kung masarap ba o hindi. In fairness, yung texture niya parang leche flan. Kasi nga na-steam siya. Mmm! Ang sarap guys, in fairness. Na-shock ako. Akala ko hindi masarap pero masarap siya guys. Mmm. Pwedeng-pwedeng pang benta na rin to guys. Ibenta nyo rin guys ng leche flan. Benta nyo ng 20 pesos to 25 pesos. So, ayan, kikita kayo. Yung bali yung 20 pesos na puhunan mo, nakagawa ka ng dalawa. So, 40 pesos. Bali, bibenta mo ng 20 pesos na puhunan mo, nakagawa ka ng dalawa. So, pag binenta mo ng 25 pesos each, may 50 pesos ka. So, may kikita ka ng around 30 pesos. Mga ganun yung kita nyo. So, in fairness guys, masarap siya. Mm. Tapos ang vlog natin sa araw na to. I hope you enjoy the vlog. So please click subscribe. And kung may time kayo, share nyo naman tong vlog ko. And subscribe rin guys. So bye! See you sa next vlog!